Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Pamagat po na ating aralihin ngayong umaga ay nautuwa ka ba sa pagbagsak nila? Nautuwa ka ba sa pagbagsak nila? Maminamhal, normal lang po sa aking palagay na may mga tao tayong kainisan, di po ba? Ang kapitbahay na madaling araw na ay nag-i-bidyoke pa, ang nag-iinuman o tumitira ng droga sa tapat ng bahay natin, kaya may mga mayabang na politiko o celebrities o kamag-anak. Ano po naramdaman yung mga minamahal pag sila ay bumagsak? Tebe na utuwa? At di ba sila sa mga sarili, buti nga sa kanila? Mga minamahal, ang sabi po sa Kawikaan 24:17, Proverbs 24:17, huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. At huwag matuwa ang iyong puso pagka siya ay nabubuwal. Hindi po dapat tayo matuwa sa pagbagsak na iba. Kahit ito po pong bagsak nila ay karapat na ilang parusa sa Diyos dahil po sa kailangang masamang ginawa. Ito nga po sabi ng Panginoon sa bansa ng Edom na bumagsak po at winasak ng Diyos ang Huda. Sabi po sa Obadiah chapter 1 verse 12, hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapi ng iyong mga kapatid sa lupain ng Huda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak, hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Kahit po ang pagkawasak ng Huda ay hatol at parusa ng Diyos. Minamahal, ano ba dapat nating salobin po o iniisip ukol po sa ating mga kaaway? Ang ating Panginoon Jesus po ay pinako sa krus, ano po ang dalangin niya sa kanyang Ama sa Lucas 23:34? Ama, patawarin mo sila. Sa banila nalaman ang kanilang ginagawa. Si Stephen po sa mga gawa 7:60. Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Ito po ay mga salita mula sa ating Panginoon at kay Stephen ng habag at malasakit. Kaya po, para po sa akin, no, kung nais mong makilala kung sino talagang isang tao, tingnan mo ang kanyang pagtrato sa kanyang kapwa. Hindi po yung kapwa niya na kapamilya, kamag-anak o kaibigan, tingnan mo kung paano niya tinuturing o tinatrato ang kanyang kaaway. Makikita mo po dyan kung talagang siya ay tulad ng ating Panginoon Jesus bilang kanyang alagad. Sa ating Panginoong minamahal, kaysa kaaway, siya po ay nahabag at nagmalasakit. Maraming salamat po.